Samantala, hate crime, ganyan daw dapat tignan ng mga otoridad ang kaso ng pagpatay kay Jennifer Laude ay sa grupong Ang Ladlad. Saksi si Ivan Myrina. Hindi pa raw sapat ang mga impormasyon sa ngayon kung dahil nga sa hate crime ang pagpatay kay Jeffrey o Jennifer Laude. Pero para sa grupo Ang Ladlad, hindi raw yan dapat maisantabi bilang simpleng pagpatay o kaya ay mabaon sa isyo ng kasunduang pangmilitar ng Pilipinas at Amerika. May kaakibat na galit o pagkamuhi doon sa gender identity or sexual orientation ng tao. Kasi magkasama sila, inimbita siya, nagkita sila sa isang bar, pumasok pa sa isang lodge-in. Tapos yung way ng pagpas lang sa kanya na sinakal siya at maaring naihampas pa yung kanyang ulo doon sa inidoro. Tapos doon na lamang siya iniwan ng ganun-ganun na lamang matapos siyang gamitin. Ang treatment natin sa kanila ay victim. We don't treat them kung ano man sila, anong gender nila. Sa ngayon, ang biktima ay isang Pilipino at ang suspect natin ay isang sundalo ng miyembro doon sa U.S. Armed Forces. So, sundin natin kung anong nararapat sa batas. Bago pa kasi si Jennifer, ilang kaso na rin ng karumal-dumal na pagpatay sa mga bading ang naiulat sa mga nakalipas sa buwan. Pero hindi kasama mga yan sa mahigit 150 kaso ng pagpatay sa tala ng LGBT Hate Crime Watch mula 1996 hanggang 2012. Sana naman tignan ng malaliman kasi karamihan ng mga kaso ng pagpaslang tinidismiss lamang nila bilang mere cases of robbery. Yung mga pagnanakaw lang o kaya hindi daw nagkasundo sa bayaran. Yung mga ganun. So nakakasakit para sa amin at nakakainsulto doon sa aming hanay. Paano pa yung mga gaya ni Edmund Petilla ng Nueva Vizcaya na binuhusan ng kumukulong tubig ng sariling ama dahil hindi matanggap na bading siya at dalawa pang anak? O kahit yung mga ordinaryong bading, lesbiana, bisexual o transgender na madalas hamakin o di naiintindihan ng lipunan ang kasarian. The fact na she goes by the name Jennifer, ibig sabihin, nabubuhay na siya bilang babae. My mother's always been told na, you know, your daughter, something's wrong with her. I think you should bring her to a psychiatrist or something. Or I think na dapat agapan natin. Matagal na ngang isinusulong ng Anladlad ang mga batas at polisiyang magbibigay proteksyon sa mga LGBT. Pero para sa isang political scientist, dapat daw magsimula mismo sa publiko ang pagbabago ng pananaw. There has to be some more and more awareness of this emerging issue of hate crimes against the LGBT community because it is a serious problem. Kaya mga estudyante na nag-candlelight vigil kanina, nanawagan ng pagtanggap at pantay na pagtingin ng lipunan sa LGBT community. Higit sa lahat, hustisya, hindi lang kay Jennifer, kundi sa mga biktima ng diskriminasyon. Mga karapatang wala raw dapat pinipiling kasarian. Ako si Ivan Myrina, ang inyong saksi.